day, mga pa-Jeffers! Welcome back to our YouTube channel. Ngayon po, patuloy tayo sa ating coverage sa 2021 St. Louis Rapid and Blitz, kung saan nasa Blitz portion na po tayo ng ating tournament. At ang larong titingnan natin ay yung bakbakan sa pagitan ni na Super Grandmaster Wesley So and Super Grandmaster Dominguez Perez Linier. So dito po, konting trivia lang bago tayo pumunta sa ating laro. Itong si Wesley So at saka si Dominguez Perez, parehas po yan, nag-migrate papuntang US. So from other countries, si Wesley syempre from the Philippines, si Perez galing po yan ng Cuba, papuntang US. At sila na po ang bumubuo ng Olympic team ng USA. Puro po mga nag-migrate. So syempre si Fabiano Caruana, si Caro Nakamura, and yung pinakabago po nilang recruit na si Levon Aronian. At kaya ngayon yung nangyayari, yung mga native players po ng US, nag-iiyakan na kasi ang tataas po ng mga rating ng mga nag-migrate, wala na pong slot para sa native US players. Kaya ganyan talaga ang buhay, pwede kasi yan sa FIDE, so pasensyahan na lang. So ngayon po, punta tayo sa laro, white si Dominguez Perez, black po si Wesley So. So ito nag-start with E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, and then pagka Knight F6, Nag D3. Ayan, so hindi po pumasok doon sa fried liver attack. Lumipat lang sa normal na Italian game. So parang naging Gioco Piano. So pagka C3, D6, Castling, and H6, B4, Bishop B6, and Knight BD2. So ito po lahat, main line lang ng Gioco Piano. At pagka-casting po dito, Rook E1, Knight E7, lilipat papunta sa G6 with the idea of Knight F4. So ito, nag-Bishop B3, C6, A4, Knight G6, A5, Bishop C7, and then pagka D4, Rook E8. So ito po, lahat ay linya lamang, kaya medyo binilisan ko. Kasi kung tutusin, meron din pong larong ganito, si Wesley So laban kay Lekwang Game, kung saan white naman si Wesley, black si Lekwang. So dito, pagka-capture, doon po sa sinasabi kong Wesley So versus Lekwang Game, ang ginawa nung black, kumapture ng knight. Ayan, so kumapture ng knight dito, kalaunan na uwi po sa tabla. Pero kung ibabalik po natin, si Wesley, ang ginawa naman dito, kinapture ng pawn. Ayan. So parang mas maganda naman mag-capture ng pawn kasi yung knight naka-ready na, parang gusto nang tumalon papuntang F4. So dito, Queen C2. At kung hihinto po tayo dito at pag-iisipan mabuti, parang ang magandang idea ng black dito is Knight H5. Ayan. Pero hindi po yan ang tinira ni Wesley kasi ang idea ko sana pagka Knight H5, Knight F4. At yan po, parang ayaw ni Wesley kasi pag pinag-isipan mabuti, mag-uumpugan lang yung dalawang knight niya. So, dalawang knight, nag-aagawan lang sa isang square. Siguro, pagka G3 lang dyan, may stopper na yung pagtalon nung dalawang knight. Mawawala na ng play. Kaya, mas maganda yung ginawa ni Wesley with Knight H7. Ayan. Yung isang knight, dito papunta. And yung isang knight naman, papuntang G5. May pressure sa F3. Kapag kumain, may Queen G5. Pressure sa king. So, ang ganda po. Talagang aral na aral ni Wesley yung ganitong posisyon. So, Bishop C4, Queen F6, and then pagka G3, Bishop H3, and Bishop E2. Ayan. Kaya umikot yung Bishop para depensa sa king side, no? So, dito, nag-Knight F4 na. And take note, hindi po pwedeng kainin. Pag kumapture, syempre merong checkmate. Pag umiwas ang king, mati ka agad. At pag humarang naman ng knight, ganun din ang ending. Kakapture ng knight, and pagkakapture mo, derecho mate. Ayan. So dito, Bishop F1, capture, Knight takes F1, and then pagka Knight E6, King G2, simpleng development lang with Rook AD8. So control lang muna ng open file, hindi po nagmamadali sa atake ang team. So dito nag H4, parang sa unang tingin maganda po ang idea, no? Stopping yung mga pagtalon nung knight sa G5, kaso nagkaroon naman ng weakness
sa g4 na kaagad tinake advantage ni Wesley. So queen g6 with the idea of knight f6 papuntang g4. So king h1, knight f6, knight 1 h2 depensa dito, and rook d7 lang. So solid-solid lang muna, improving of pieces, hindi ka agad nagmamadali umatake. So bishop b2, rook e d8, and dito po nag c4. Ayan, so itong c4 parang medyo inaccurate po, at ako, kahit ako ayaw ko rin yung ganyang move kasi nagkaroon ng butas ngayon sa d4 square. Pero syempre may idea naman po yung super GM, gusto rin kumounter papuntang e5 yung mga pyesa. So dito nag knight g4 lang. And then pang capture, take note, pag kumain papunta sa e5, mabubutasan kasi may iwan yung d2 square. So kakainin lang po, kain, biglang pasok yung rook, ubos. So mamamati po dito yung white, no? Ang ginawa, nag-rook a3, depensa dito sa knight. Pero kung mapapansin natin, double question mark po ang bigay kasi meron ng malakas na move si Wesley, which is c5. Ayan, babasagin lang yung b4 pawn at mawawalan po ng depensa itong a5. So ito, napakalalim na idea kasi pag kumain, kakapturin ang a5. Ayan, makikipagsabayan. So hindi po pwedeng capturein dito, makakain ng knight. Papakita ko lang, so kain ng knight. Pagka king g1, pasok ang rook. Huli, sabay queen f2, mate. Kaya ang mangyayari, pagka bishop a5, magro-rook f1, iiwas. And then dito pwede nang simplihan with queen h3 check. Pagka king g1, merong bishop b4. So sa pull itong rook, kakapture rin ito, may pressure sa king, kakapture rin ang g3 kasi nakaping po ang pawn. So talaga napakalalim nung idea nung engine at kisay po kagad, kita natin sa ating evaluation bar. Kaso hindi yan nakita ni Wesley, nag g5, king side attack, double question mark, and then pang bishop c1, nag king h7, double question mark ulit. So after two moves, na blunder, nawala po yung advantage ng itim. Kung makikita ang tamang tira, which is h takes g5. So hindi po yan yung nangyari, no? Kasi pagka nag h takes g5 kagad, merong king g2, mauuna pa sa open file ang white. Kapag naman nag queen h3 check muna, merong king g1 at yung pawn sa g5, wala na pong depensa. So magkakaroon ng lalamang ng isang pawn ang white. Tapos ang maganda kasi dyan, merong bishop pangharang sa open h5. Ayan, so pagka rook h8, queen c3 lang, pagka king g6, palaging merong bishop h4. So yan po yung engine line na binibigay ng ating stockfish. So dito nag knight h2, hindi po nakita lahat yan, queen h5, and then ang ginawa is g4, queen h4, and king g2. So pawn sacrifice, susubukan kulungin ang queen ni Wesley. So nag knight f4, persado, kain, and then pagka-capture, rook h3, queen g5, and knight f3. So dito parang gumaganda na po ang posisyon ng white. Although makikita natin, lamang pa rin ang itim, kaso nagkakaroon na ng counterplay yung pyesa ng white dito. So pagka queen g4, king h2, ayan na, paparating na yung rook sa g1, tas may rook pa sa h-file, meron pong play ang puti. So dito kailangan makita na ni Wesley yung finishing blow, which is rook d2. Ayan, pagka rook d2, tapos kagad ang laban, pagka knight takes d2, rook g8, mate sa g2. So ito po, mate in 5 na yan, sabi ng stockfish natin. Pagkakain, kain, king g1, capture, and then pagka queen g2, rook g3, checkmate. Ayan. Kapag naman kumain ng queen, kakapture rin lang, and then pa-capture bishop d8, yung king hindi po safe. Tapos mahirap po yan laruin pag blitz kasi ang hahanapin ng
White dito, yung queen, ang dami po nga square na ginagalawan. Tapos yung rook, siyempre madali pong kalaban kasi dire-diretso lang ang galaw ng rook. So dito po, lumalamang ang itim, pero meron pa rin konting pag-asa yung white. Ayan. So ibalik po natin. Kaso ng F6, depensa lang, nakuha na ni Dominguez yung lamang. Kasi pag rook G1, queen E6, tapos meron pang malakas na square dito sa F5. So dito na queen E2 muna, rook G8, pagka-capture, queen G8, and then dito, knight H4. So biglang lumamang pa. Kahit 2 pawns up yung itim, parang useless po ang pawn kasi ang lakas ng outpost ng knight sa F5. May pressure pa papuntang H6. So nag-rook G7, queen F3, queen takes C4, knight F5, and then pagka rook G6. Dito po nagtabla na sila pagka knight E7, rook G5, knight F5, and then rook G6. So yan, nagbalikan na sila dyan. Tabla ang kinalabasan ng laro. So instead of rook G6 na babalik, dito lamang pasana si Wesley kung nakita niya yung rook takes F5. Yan po. So pagkakain-kain, and E4, ito yung key move kasi o-open ang bishop. So halimbawa mag queen G4, merong check, king H1, and then check sa likod. So yan po, lamang pasana si Wesley, kaso syempre titignan natin ang oras. Nasa segundo na lang po, 6 seconds si Wesley, 5 seconds si Dominguez Perez, kaya nagtabla na lang po sila dito. So yan po ang ating game for today. Hopefully na-enjoy nyo po ang aking analysis. Kung na-enjoy nyo ang aking analysis, please like this video and subscribe to our channel. So as per usual, see you again next video. Bye-bye.